magandang araw po sa bawat isa. Magbabalik po tayo sa ating ginagawang pag-aaral ng hermeneutics at ito po yung ating pangalawang video. At nais ko sa pagkakataong ito na titignan natin ang ating tinatawag na course outline. Course outline. Ano ba yung ating mga tatalakayin dito? Ano yung ating tatahakin? So ito po ay may limang bahagi. Pero natatalakay na natin yung unang bahagi sapagkat ito ay tungkol lamang sa concerning hermeneutics. Concerning hermeneutics. Yan po ang part 1 natin. Gayun pa man ay madadagdagan pa ito sa ating susunod na video. At malamang ito ay tungkol sa brief meaning of exegesis, eisegesis, and hermeneutics. Ano itong mga bagay na ito? Doon ko na po ipapaliwanag. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, ito yung part 2, will be God and Hermeneutics. Kung maalala ninyo, yung ating topic o tema, the Hermeneutist Confidence Life Insertions and Schemes to Rightly or Correctly Interpret the Bible. Makikita nyo yung Confidence, Life, Insertions and Schemes. Apat po yan. At itong nalalabing apat na bahagi, bawat isa po nun, yun ang ibig sabihin nun. So, yung confidence is God and hermeneutics. Yan po ang ating tatalakayin dito. So, ibigay ko po sa inyo yung nilalaman nito. At ito, biblical reasons why we need to study hermeneutics. Bagamat nabibigyan ko na kayo ng mga ilang katotohanan tungkol sa halaga ng hermeneutics, pero dito sa biblical reasons ay bibigyan ko kayo ng mga talata na nagpapakita na napakahalaga talaga ng tamang pag-iinterpret sa Biblia, na hindi dapat ito ay mali-mali, sapagkat katulad ng sinabi ko ay nandiyan naman ang Diyos, lalo na ang Banal na Espiritu, na siyang tumutulong sa mga mananampalataya. Ang pangalawang bahagi is the important characteristics of the Bible in connection to hermeneutics. Ulitin ko, the important characteristics of the Bible in connection to hermeneutics. Ano ba itong Bibliyang ito? Isinulat ba ito para lituhin tayo ng Diyos? Isinulat ba ito para maunawaan natin ng Diyos? O kaya, ay ganun ba kadali unawain ito o meron tayong mga kailangang gawin? So lahat ng yan ay titignan natin. At ang bawat pagpapaliwanag nga ay mayroong nakalaang talata mula sa banal na kasulatan mismo. Ang pangatlong bahagi ay hermeneutics and the Holy Spirit. Hermeneutics and the Holy Spirit. Kung gusto ninyong tingnan ang nakalagay sa 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21, diyan niyo makikita na without the help, without the aid, and without the mercy of the Holy Spirit, we can never understand the Scriptures. Yan po ang katotohanan tungkol sa banal na kasulatan. Kaya unang-una ay dapat talagang na born again kayo. Kasi ang born again is born of water and spirit. Yung spirit doon ay Holy Spirit na siyang ipinangako ng Panginoon na will remind you and teach you everything. Malala nyo ba o alam nyo ba ang sinasabi ng 1 John 2:27? Ganito ang nakasulat doon. As for you, the anointing you have received will remain in you. And as that anointing remains in you, He will teach you about everything. Siya ang ating tagapagturo. At walang makakatulong sa atin, kahit sino pang pinakamagaling sa mundong ito. Mga edukado, mga doktor, abogado. Alam nyo, hindi po yan ang dahilan para maunawaan ang Biblia. It is only through the help of the Holy Spirit that we can understand the Scriptures. Kaya sana po ay huwag tayong nagtitiwala sa mga marurunong. Tingnan ninyo ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 11:25 na parang pangangantyaw sa mga matatalino nung siya'y manalangin sa Ama. I thank you, Father, because you have hidden these things from the wise and the learned. Kahit pala edukado ay pwedeng itago ng Diyos ang mga bagay na nais niyang itago dahil sa malamang ay maling pag-uugali ng mga taong ito o maling pamumuhay ng mga taong ito. Tandaan niyo ang katotohanan yan.
Huwag kayong basta-basta magtitiwala, kahit yan pa ay prominente sa mundong ito, yan ay edukado, hindi yan ang paraan ng pagtuturo ng banal na espiritu o hindi yan ang dahilan para tayo ay turuan ng banal na espiritu. Kaya kung titingnan ninyo ang mga pinili ng Panginoon na kanyang mga alagad ay mga ordinaryong tao na kung titingnan ng mundong ito ay uneducated, but of course, they stayed with the Lord Jesus Christ. Nais kong idagdag ang bagay na ito na nakikita ko sa mga Kristiyano na kapag ka may mga grupo, tingnan nyo ito, obserbahan nyo kung totoo itong aking sinasabi. Sa mga grupo ng mga pastors, organizations, ay titingnan ninyo na minsan pag nagbubuo sila, ang nilalagay, lalo na kapag ka may mga edukado doon, lalo na mga abogado o kaya iba't ibang kurso na natapos, kalimitan. Kalimitan, hindi sa lahat ng pagkakataon, ay inilalagay doon yung mga edukadong tao sa posisyon. Agad-agad, yun ang problema. Minsan nga, hindi pa talaga nila binibilang yung ordination na ginagawa, bagamat hindi ako ganong kakumbinsido sa mga ganon, ay agad-agad nilang inilalagay sa pwesto. Meron akong mga kilalang ganyan na dahil itong mga taong ito ay kilala sa lipunan, agad-agad silang pinagkakatiwalaan. At minsan pa nga mga politiko. O di ba mga politiko, karamihan dyan ay mga sinungaling. Sa tingin ba ninyo, yan ay matuturuan ng banal na espiritu? O nag-i-interpret lang siya, nagsasalita lang siya sa galing sa kanyang sariling kaalaman o karunungan? Remember, the wisdom of this world is foolishness to God. It doesn't come from God, it comes from the devil. Yan ang sinasabi ng Aklat ng Santiago. At sinasabi ko sa inyo, na ito ay naging malaking kamalian na sa mga Kristiyano. Kaya ingat po tayo. Ang tanging kailangan natin ay ang Diyos, ang banal na Espiritu na siyang nangangasiwa sa atin sa ating kapanahunan. Ang pangatlong parte ay hermeneutics and the believer's moral. Ito po yon. Isang bagay na hindi ko napakinggan sa mga Bible school tungkol sa pag-iinterpret sa Biblia o kahit sa mga kapwa ko, mga nagturo sa akin noong araw, hindi ko napakinggan na napakahalaga ng moralidad ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Hindi ko narinig ito. Pero dahil sa aking kababasa ng Biblia ay nakita ko na it is impossible na makapagturo ng malinaw ang banal na Espiritu sa mga tao na hindi namumuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Naniniwala ba kayo diyan? Kung oo, yan kaagad ay magbibigay sa atin ng kaisipan na dapat talaga ay ayos natin ang ating mga buhay. At kung mapapansin nyo, ay sinasabi ko na yan sa inyo sa pasimula pa lamang na mahalaga ang buhay ng tao para siya ay pagpahayagan ng Diyos. Pero tandaan ninyo, marami dyan, akala nyo ay totoo sapagkat ang Kristyanismo ay punong-puno ng pagkaipokrito. Proven ko ito, ay marami ay mapagkunwari, kaya maging maingat kayo. Pag wala kayong discernment, hindi nyo makikita ang mga katotohanan ito. Kailangan ang malinaw at masinsin at mahigpit na discernment para makita nyo talaga sino ang pinangungusapan ng Diyos at kalimitan. Ang problema natin ay iba ang ating pamantayan, pamantayan ng sanlibutan ito. Sigurado ko po yan. Kung hindi tayo, babad din naman sa salita ng Diyos at sa presensya ng Diyos. At yan ang dahilan kaya dapat ay makilala natin ang Panginoon kung gaano siya nakikitungo sa mga tao, ganun din ang mga apostol sapagkat sila ay mga halimbawa sa atin ng tamang pamumuhay sa mundong ito. E kung ang pamantayan natin ay tila kasama sa takbo ng mundong ito, matagal na tayong naligaw. At sa totoo lang, kung oobserbahan natin at alam natin ang pamantayan ng Diyos, malinaw talaga nating makikita na malayo na ang mundong ito sa pamantayan ng Diyos. At ang banal na Espiritu ay hindi na nakakapangusap sa marami. Pero yun ang mga tinitingala ng mga tao. Pero hindi naman bago yan. Sapagkat sa panahon ng mga Pariseo, ang hanap ng mga tao, yung mga nakikita nila sa kanilang mga mata,
Pero kung titingnan nyo ang mga alagad ng Panginoon, they are very simple people na mayroong moralidad at iningatan nila ito. Isang bagay pa. Last week ay hindi bababa sa dalawa na sikat na mga ngaral sa Amerika ang nahulog sa immoralidad. At alam ninyo, ang problema ay ipinagtatanggol pa ng mga kilalang tao dito sa Pilipinas. I mean, mga edukado. Dahil yun ang mga pinapaniwalaan nila na yung pagkahulog nila sa immoralidad, babae yan, kaya pinag-iisipan yan bago ka mahulog sa tukso. Pero ang nakakalungkot ay yung mga Kristiyano na patuloy silang ini-endorso at sinasabi pa na hindi naman dapat tanggalin ang mga libro, ang mga turo ng taong ito sa kanilang shelves. Bakit? Kasi pinapaniwalaan nila ang kanilang mga turo. Pero ito ang punto ko. Ang punto ko ay, meron ba kayong nakita na isa sa mga alagad ng Panginoon na nahulog sa pambababae? Maliban kay Judas na nahulog sa tukso ng pera, at masasabi ko na hindi pa naman yan panahon ng banal na Espiritu because the Holy Spirit came only in Acts chapter 2. Tingnan niyo po itong aking sinasabi. Wala na ang Panginoon pero walang apostol na nahulog sa babae. Anong ibig sabihin niyan? Because in the new covenant, the believers have the grace of God. That means they have the Holy Spirit at hindi sila katulad ng Old Testament people. At alam niyo ang kalimitang nirarason ng mga taong ito ay sapagkat katulad ni David, katulad ni ganito, katulad ni Samson, lahat yan ay Old Testament people, and that is the great difference of the chosen, the new covenant. Sapagkat tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Nakukuha niyo ba ang ibig ko sabihin? Pero sa ngayon, ang pinupunto ko ay ang halaga ng moralidad ng mga mananampalataya o hermeneutics sa pag-iinterpret sa Biblia. Sasabihin ko sa iyo, pag hindi ka nagbago at hindi mo pinagsisisihan ang anumang katulad ng mga inaakala natin na kahit sila ay nagpapatuloy sa kasalanan ay tinuturuan sila ng Panginoon, hindi ka tuturuan ng Diyos. Itatago sa iyo ng Diyos ang mga katotohanan at ang gagawin mo ay ididisib mo o dadayain mo ang iyong sarili na pinapaniwalaan mong nangugusap pa rin sa iyo ang banal na Espiritu. Mga kapatid, hindi ko kaunti ang nakilala kong mga taong ganyan. Eh baka naman sabihin ninyo, judgmental ako. It's up for us. Because if we know the Word of God, we must have to know how to judge. John 7:24. Sabi nga ng Panginoon, judge righteously, not by mere appearance. At sa 1 Corinthians 5, beginning verse 11 hanggang chapter 6, verse 3 ay makikita nyo na tinuturuan tayong humatol ng tama. Actually, kung pag-uusapan natin ang katotohanan ito tungkol sa paghatol ay maraming gumagamit nung nasa Matthew chapter 7, do not judge so that you will not be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. Why do you remove the sawdust in your brother's eyes when you have the specks in your own eyes? Ano ang ibig sabihin nun? Ang hindi natin pwedeng hatulan ay yung mga ginagawang masama ng ating kapwa na ginagawa rin natin, yun ang ibig sabihin ng Panginoon. But I wanna tell you that we need to do judging things righteously. Kung hindi natin alam yan, ay nadaya na tayo ng Diablo. Pero titingnan natin, itong mga believers' moral ay napakahalaga sa pag-iinterpret o kaunawaan sa Biblia. Ang una natin ay hermeneutics and the fear of the Lord. The fear of the Lord is very important for us to be taught by the Holy Spirit. Tandaan nyo yan. Do you truly have the fear of the Lord in your heart? Meron akong pa-assignment sa inyo. Assignment nyo ito. Kung totoong may takot ka sa Diyos, makikita mo yan sa isang bagay na ito. Yung sinabi ng Psalms 25:14. Psalms 25:14. I-check mo. Pag wala kang unawa sa bagay na yan, sa ngayon, aminin mo sa Panginoon at umiyak ka sa Kanya, bakit hindi mo naunawaan yon? Baka wala kang takot sa Diyos sa iyong puso. Baka meron ka lang takot sa Diyos sa iyong bibig at sa pagpapakita sa mga tao
Sapagkat yan ang gawi ng mundong ito. Lagi lang tayong naghahanap ng approval ng tao, kaya yan ang nangyayari sa atin. Pero testing natin yan. Pagsubok natin yung Psalms 25:14, kung meron kang takot sa Diyos, naunawaan mo yan, alam mo yan, o kaya ay sasabihin ko sa iyo, matutuklasan mo yan kung meron kang totoong takot sa Diyos sa iyong puso. Pangalawa ay hermeneutics and worldly wealth. Ano ang ibig ko sabihin diyan? Hadlang ba yan sa pagkaalam ng tamang kaunawaan sa Biblia? Ipapakita ko sa inyo, lahat ng mga sinulat ko rito, lahat ng bahagi nito ay mga biblical po sila. Hindi ko ito gawa-gawa dahil hindi pwedeng gagawa tayo ng mga katuruan na galing sa atin. Iyan ang isang bagay tungkol sa aking pagtuturo. It must always have to be biblical. Kaya ipapakita ko sa inyo na kung ikaw ay may pagkagahaman sa kim, sa pera, sasabihin ko sa inyo, the Holy Spirit will never teach you. Bigyan ko na rin kayo ng isang talata na sinabi ng Panginoon, huwag kayong magmukhang salapi sapagkat hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. O anong ginawa ng mga Kristiyano dyan? Kinuha lang yung I will never leave you nor forsake you. Hindi nila alam na may kondisyon yon. Ano ang kondisyon? Huwag kang magmukhang salapi para hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang ating pangatlo dito sa believer's moral, hermeneutics and obedience to the Lord Jesus Christ. Hermeneutics and obedience to the Lord Jesus Christ. Naku, mabigat yan. Ipapakita ko sa inyo na kung yung mga natututunan mo ay hindi mo isinasabuhay, yung tamang natutunan ha, ay hindi mo makakamtan ang malinaw na pangunawa sa banal na kasulatan. Hindi. Eh ang problema ng marami sa atin dito ay hindi natin alam ang mga provision ng New Covenant. What are the provisions of the New Covenant? Or what are the laws of the kingdom? They are the laws of Jesus Christ. O kayo ba? Kung kayo mga pastor, nagtuturo ba kayo ng mga batas ni Kristo sa inyong mga tinuturuan? Bakit? Bakit hindi? Samantalang lagi nating ginagamit yung go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. That is the Great Commission. Kung gagawa ka ng alagad na hindi mo ituturo ang mga batas ni Kristo, ang mga provision ng New Covenant, you have never made a disciple. You have made a disciple for yourself, for your church, but not a disciple or follower of Christ. And you, either, is not a follower of Christ. Hindi ka disciple ni Christ dahil hindi mo alam ang kanyang mga batas. But I don't condemn you. Binibigyan ko lang yan ng emphasis para gisingin kayo sa inyong kalalagayan, because there are a lot of people in this world. Yung reliyon, wala nang problema doon. Talagang malayo na yung mga yan. Hindi nila taglay yung Espiritu ng Diyos. Ang kalimitang ginigising ko sa aking mga pagtuturo ay mga Christian na nagkiklaim na sila ay born again. Sinasabi ko po yan sapagkat you can never obey Christ without knowing His commands. At ako'y naniniwala na yan ang curriculum ng Great Commission, making disciples. At mag-quote ako sa inyo ng isang talata na without obedience ay hindi mo mauunawaan ang Biblia. Titigil ka at hindi ka bibigyan ng Diyos ng kaunawaan sa Biblia. Sa John 14:21, basahin niyo yan at makikita niyo na kapag ka ang isang Kristiyano ay hindi niya isinasabuhay ang batas ni Kristo, ay hindi magpapakilala ang Panginoon sa kanila. Christ will never reveal the Father and Himself to that person. Ikaw ba yan? Pero ang mahalaga dyan ay umpisan mo muna na matutunan. Alam niyo, meron po ako sa ngayon na I have 4 groups. Beside doon sa mga grupo ng mga tinuturuan ko, I have 4 groups na lahat ng mga tinuturo namin ay mga batas ni Kristo o mga utos ng ating Panginoon. That is because we believe in discipleship. Hindi ganong kaaya-aya sa marami yan dahil yung mga batas ni Kristo ay hindi magugustuhan ng mga hindi tunay na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Kaya binabalaan ko na kayo
Kung hindi nyo yan iaayos, mananagot kayo dahil yan ang sinabi ng Panginoon. Malala nyo ba yung sabi niya? Not anyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, but he who does the will of my Father. Many will say to me on that day, Lord, have we not prophesied in your name, and in your name we drive out demons, and in your name we did many miracles. Pero pansinin nyo ang sagot ng Panginoon sa kanila. And I will tell them plainly, away from me, you workers of iniquity. What is iniquity? 1 John 3:4, ang kasalanan ay paglabag sa utos ng Diyos. At sa New Covenant, ang batas natin sa ating kapanahunan ay batas ni Kristo, hindi sa atin yung mga batas ni Moises. Pero yun ang ginagamit ng marami, and that is another glitch of interpreting the Bible. So, obedience is very important. And number four is hermeneutics and humility. Hermeneutics and humility. Nabanggit ko sa inyo yung Matthew 11:25 na sinabi ng Panginoon, I thank the Father because you have hidden this thing from the wise and the learned and has revealed it to the little children. Ano yung little children doon? Hindi naman yung mga bata, kundi ito yung may mga payak na kaisipan at puso sa mata ng Diyos. Sila ang pinagpapahayagan ng Diyos. Bukod doon, yung sabi sa aklat ng Santiago at Unang Pedro, God opposes the proud but give grace to the humble. Grace means the Holy Spirit of God who will teach the humble people. At isa yan sa palatandaan ko, hindi yung paamo-amo ang mukha, hindi yung mabait ang pananalita. Nako, pumunta kayo sa mga Roman Catholic priest, makikita niyo yung mga yan. Pero alam ng Diyos ang ating mga puso. Isa pa, sinisigurado ko na kung makikita mo si Pedro, si Juan, ang mga alagad ng Panginoon, sina Santiago, Judas, ay hindi mo masasabi na sila'y mapagpakumbaba. But do you know, the measurement of genuine humility is they love to obey the commands of Jesus Christ. Yan ang mapagpakumbaba sa mata ng Diyos. Sa mundong ito, pwedeng dayain yan. Pero sa Diyos, hindi mo magagawa yan. So, sa ngayon, ay ito pa lang ang maibibigay ko sa inyo. Apat na may kaugnayan sa believer's moral and hermeneutics or hermeneutics and believer's moral na napakahalaga para sa kaunawaan ng Biblia. Ang pang-apat natin is hermeneutics and important insertions. Hermeneutics and important insertions. So nabanggit ko sa nakaraan na merong siyam o walo, ipapakita ko yan sa inyo, na dapat tayong ginagawa sa Biblia para maunawaan natin. Pero dito ay magpapakita lang ako sa inyo muna ng tatlo, hermeneutics and reading the entirety of the Bible repeatedly. Hermeneutics and reading the entire Bible repeatedly. Bakit napakahalaga nito? Bigyan ko na kayo ng konting kaunawaan. Meron po akong video na binigay pala sa inyo. Apat na video yan. At yan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagbabasa ng paulit-ulit sa Biblia. Bakit? Gusto nating malaman ang laman, hindi yung tayo ay nakapagmemorya, kundi alam natin ang laman ng kabuuan ng Biblia. Sapagkat kahit hindi natin memoryado yan, sinisigurado ko na kapag dumarating sa punto, ay ipapaalala sa iyo ng Diyos na ito yung pwede mong idugtong, pwede mong gamitin bilang teksto, o kaya ay may kalaban sa isang lugar ang iyong sinasabi. That is how the importance of knowing the entirety of the Bible. But you can never know that without reading the entirety of the Bible. And kung magbabasa ka lang na one time a year, makakalimutan mo yan. Two times a year, yan ang tinuturo ng mga ilang tagapagturo, isa o dalawang beses, at kung saan-saan ka pa idadako, sa tingin ko ay makakatulong sa inyo yung apat na video. Sana po ay pinanood na ninyo. Sana po ay pinanood na ninyo. Itinuturo ko dyan on how to read the Bible systematically. Systematically. Ibig sabihin, you can read the Bible in just 64 hours. You can read the Bible in just 64 hours. Paano mo gagawin yon? Itinuro ko yan doon sa mga video. Kaya please, kung gusto nyo mag-aral dito,
Panoorin niyo yung video, hindi ko na isinama kasi kukuha pa yon ng oras natin. Gawin niyo na, pagkatapos ay sundan niyo yung mga itinuro ko doon. At yung huling dalawang video ay pinakita ko na ang Biblia mismo ay pinapakita niya ang kanyang sarili kung gaano siya kahalaga sa pamamagitan ng mga simbolo na ibinigay niya sa kanyang sarili o sa salita ng Diyos. Hindi ko matatandaan kung ang naibigay ko diyan ay 18 symbols of the Word of God o 16. Pero kung pupunta kayo sa online, makikita nyo 8 na simbolo ng salita ng Diyos. Why? Because these are the fruit of my Bible reading. Mga bunga yan ng aking pagpapagal sa pagbabasa ng Biblia. Kaya mga kapatid, unawain nyo yung mga video. Magsulat kayo. Mamaya ay bibigyan ko kayo ng ilang assignment ninyo dito sa ginagawa natin. Ulitin ko lang po yung sinabi ko sa nakaraan. Ang ating gagawin ay para sa mga seryoso na gusto nilang unawain ang banal na kasulatan. At hindi to para sa mga walang interes, mga pabaya at mga tamad. Dahil sinisigurado ko na kung ganyan ka, ay magtiis ka naman sa apoy pagdating ng araw, lalo na kung leader ka. Doon sa mga hindi leader, it's time for you to grow up in your knowledge and understanding at tuturuan ko kayo. Alam niyo, nais kong sabihin sa inyo ito, kung bakit ganito ako manalita, marami na akong nakitang mga leader at parang naumay na ako sa mga taong ito, kung sino pa yung matatanda at matagal na sa gawain ng Panginoon, minsan ay napakatigas na ng kanilang mga ulo na parang ayaw nang magbago. Sabi ko sa Panginoon, Lord, pag ako tumanda, ayoko ng ganitong mga pagtanda na magiging matigas ang aking ulo, ma-pride ako, na ayaw ko ng paturo sa iyo. Sinasabi ko yan sa Panginoon. Pero balik tayo rito. Ang ating pangalawa is hermeneutics and studying the scriptures. Hermeneutics and studying the scriptures. Ngayon naman ay studying. Study to show thyself approved unto God, a workman who needed not to be ashamed and correctly handles the word of truth. So nag-aaral ka ba ng Biblia? Ang iba, alam ko na ang ginagawa. Nagre-resolve ba sila sa online? Nagre-resolve ba sila sa online? At alam ninyo, ingat kayo dyan sapagkat the devil controls the entire world. And there are a lot of people there with false motives na naglagay ng kanilang mga katuruan dyan. They are good to hear because they contain yeast. Maraming libadura dyan. At kung hindi ka maging maingat at hindi mo alam ang Biblia, ay tatangayin ka ng mga yan. Tatangayin ka nila. Isang bagay pa, kung hindi mo talaga personally nahanapin si Lord, hindi siya magpapahayag sa'yo. Kung maghanap ka doon sa mga natutunan ng iba, yung experience nila, yun ang experience mo, you cannot do that with the Lord. O palagay ko, ikaw mismo ang nagsasabi. It must have to be personal. Personal ang paghahanap sa Diyos. At alam niyo, kapag kaganyan ang tao, talagang nagpapahayag ang Diyos sa kanya. Kaya bago kayo mag-resolve na maghanap sa mga online resources, mga kapatid, magbasa muna kayo ng Biblia. Mag-aral muna kayo ng Biblia. Ang Diyos natin ay hindi nagkukulang sa pamamaraan para turuan ka. Pero kung ikaw ay nagtitiwala sa tao, alam niyo ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Jeremias, sumpain ang taong nagtitiwala sa kanyang kapwa para sa kanyang kaligtasan. Ibig sabihin, if you trust man, merong yang hangganan, dapat ay alam mo. Pero pag ang tiwala sa Diyos ay kinaligtaan mo, delikado ka na at nais ng Diyos na siya ang una nating pagkatiwalaan bago ang sino man. At isa pa mga kapatid, ha, karapatan ninyo na pagdudahan ako. Karapatan ninyo yan. Pero sana naman ay pag-aralan nyo muna ang Biblia. Nakikita ko kasi na marami kung ano yung tanggap nila sa kanilang puso at kaisipan, nagugustuhan nila na turo ng tao. Yun na yung kanilang susundan. Hindi na nila titingnan ang Biblia. Maraming ganyan. They never read the entirety of the Bible. They do not study the Bible. Ayan, mapapahamak ang kanilang kaluluwa sa mga ganyan because they never trusted the Lord. Nais kong sabihin ito. Bagamat nagbabasa pa rin ako ng Biblia, nakikinig pa rin ako ng audio Bible,
I am more on studying the Bible. Malala ko nung panahon na gumagawa ako ng mga module, I used to study the Bible 8 hours a day. 8 hours a day. At malala ko rin nung panahon na nagbabasa ako ng Biblia, I used to read the Bible 8 hours a day. E 2 hours lang at tinuturo diyan. Hindi naman consistent yung 8 hours na yun. Pero nais ko sabihin sa inyo, during my first 5 years of reading the Bible, unang 5 taon na nagbabasa ako ng Biblia, nabasa ko yan ng 8 times a year. So during my first 5 years as a Christian, I read the Bible 40 times. 40 times. Kaya yung sinabi ko sa inyo na nabasa ko ang Biblia nung na-put up ko itong turong ito more than 100 times, hindi po ako magsisinungaling. May takot ako sa Diyos. At hindi ko hinahanap ang paghanga ng tao sa akin. At hindi ko hinahanap ang pagsunod ng tao sa akin. Kung ayaw mo ko sundan, walang problema sa akin yan. Go your way. Pero ang ipinapakita ko lang sa inyo na hindi ito bunga ng kahit anumang mga katuruan na galing sa iba. Karamihan dito, mga kapatid, karamihan ay mula sa aking personal na pananaliksik. Nais kong sabihin sa inyo to. If you know the content of the Bible, una, hindi ka basta-basta nagsasalita na may kakontra ito sa ibang lugar. Pangalawa, ay madali mong madagdagan ang iyong mga mensahe ng biblical examples. Hindi ka gagawa-gawa ng kung ano-anong mga mensahe na katulad ng ginagawa ng marami na nagkukwento na lang sa mga tao sa ating kapanahunan. Punta tayo dito sa ating pangatlo, hermeneutics and meditating the Word of God. Hermeneutics and meditating the Word of God. Ipapayo ko ito sa mga mangangaral. Sabi ko nga sa mga tinuturuan ko, alam niyo sa inyong Bible reading, maglagay kayo ng iba't ibang notebook. Ako po ay hanggang 8 notebook ako. Marami yan. Iba yung sa aking reading, iba yung thoughts, iba yung to-do things, iba yung preaching, iba, ang dami kong notebook. Para sa ganun ay maghiwa-hiwalay sila at para hindi ka malito. Ako naman kasi ang daming topic na nasa aking isip sapagkat katulad ngayon, sasabihin ko sa inyo, ako ay gumagawa ng mga video ng The 70 Commands of Jesus Christ. Meron akong every Sunday preaching na kailangan ay video ko at pagkatapos ay nasa hermeneutics tayo. So napaka-minimum ng 3 video sa akin a week. 3 iba't ibang ituturo every week. Pero alam niyo, totoo, mas gusto ko yan sapagkat ang utak na hindi nagagamit, kinakalawang. Ulitin ko yon. Mas gusto ko na ako ay laging nag-iisip, lalo na sa mga salita ng Diyos, sapagkat ang isip na hindi nagagamit ay kinakalawang. Kinakalawang ka na ba? Kung ano-ano na lang ang pinapasok yan. Naku, ingat kayo mga kapatid. Panahon na. At itong mga pananalitang dito, kailangan nyo ito para gumising kayo. Sapagkat ang hirap gisingin ng dilat, kailangan mong tapikin yan para siya ay gumising. Buti pa yung tulog talaga. Magigising yon kahit malumanay ang iyong hawak sa kanya. Gigising yon. Pero yung dilat, na alam niya na may gumigising sa kanya, sakalang kikilos yon pagka nakatikim ng tapik. Medyo ganyan ang ginagawa ko sa inyo. Sapagkat matagal na ako sa ministry, alam ko na ang kalakalan sa ginagawa ng marami. At dito nga nagagalit ng maraming pastor sa akin because I used to expose the lies and errors in Christianity. At hindi ako natatakot kung sinong masagasaan dyan. Sapagkat malinaw ang sabi ng Biblia na expose them. At alam ko na responsibilidad ang kaalaman na kung hindi mo ginamit dahil sa kaduwagan, ang mga duwag ay pupunta sa lawa ng naglalagablab na supre at ayoko namang mapunta roon dahil lamang sa kaduwagan. Punta tayo sa 5 bahagi na ating pag-uusapan. Ito yung mga hermeneutics and the principles of interpretation. Principles of interpretation. By the way, sabi ko nga kanina, meron tayong 8 to 9 na gagawin sa Biblia. Binalikan ko lang ng konti yan. Pero dito naman sa hermeneutics and the principles, meron na akong 10 rito. Ang kinukuha ko lang dito ay yung napaka-importante na nakita ko. Ito ay meron akong pinagkuhanan nito.
Pero meron akong mga sariling nakuha rito at ginawa rito at siyempre ay madali kong ayusin dahil nga sa kababasa ng Biblia. So, ang principle number one, the dispensational principle. Ano yung dispensational principle? Hindi ko pwedeng ipaliwanag yan ngayon. Malawak yan. Number two, the covenantal principle. Narinig niyo na yung sinasabi ko, we are in the new covenant. There are about 7 to 8 covenants in the Bible, depende sa pagpapaliwanag. Pero we are in the new covenant at yan ang hindi alam ng marami. At yan ang isa sa mga napakahalaga na kapag nakita nyo at naunawaan nyo at in-apply nyo, talagang madaling unawain ang Biblia, iingatan mo yung gagamitin mo yung Biblia na hindi naman para doon. Kalimitan dyan ay tungkol sa covenantal principle. Ang pangatlo ay the transitional principle. The transitional principle. Ano ito? Alam nyo ba na yung Matthew, Mark, Luke dyan ay medyo bahagi pa ng Old Covenant at medyo bahagi ng New Covenant. Sapagkat si Kristo ay nabuhay sa ilalim ng kautusan. Galatia 4:4. He was born of a woman, born under the law. He must have to abide in the law of Moses. But he came as a king to introduce the laws of the kingdom. And he came also to establish a new covenant na ibinibigay niya yung mga provisions. Kaya bigyan ko kayo ng halimbawa. Ganito ang mga sinabi ng Panginoon. Narinig ninyo nung una na sinabi, huwag kayong mga lunya. Subalit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, nangangalun niya na sa babaeng yon sa kanyang puso. Ano ibig sabihin niyan? Christ was quoting from the old covenant law. Thou shall not commit adultery. And he was giving the new law of the new covenant. But I tell you, anyone who looks lustfully at a girl has already committed adultery with that woman. Ganun yon. Narinig ninyo nung una, huwag kayong papatay. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, sino mang may galit sa kanyang puso laban sa kanyang kapatid ay pumapatay na. Ibig sabihin ay kinukot niya yung old covenant laws pero nagbibigay siya ng new covenant laws. Yan ang ibig kong sabihin dito sa covenant principle. At malawak po yan. Dito talaga marami kayong matututunan at maraming mabubuksan sa inyo. Now, tungkol dito sa, ito pala ay transitional principle, Matthew, Mark, Luke dyan, na nasa panahon niya ng transition, mga pagbabago. Ang New Covenant kasi ay nung bumaba ang Banal na Espiritu sa panahon niya ng mga apostol, nakaakyat na ang Panginoon, doon niya in-execute ang New Covenant. Basahin niyo ang chapter 8, 9, and 10 ng Hebrews at makikita niyo kung ano ang New Covenant niya. At kung paano ito ginanap ng Panginoon doon sa langit na ang kanyang sariling dugo ang kanyang inihandog. Pero yung transitional ay yung Matthew, Mark, Luke, John. Hindi pwedeng lumabag ang Panginoon sa utos ni Moises, pero nagbibigay siya ng mga bagong kautusan. Ang principle number four is the first mention principle. First mention principle. Marami yan sa Biblia na dapat ang salita kapag kaunang binigkas ay bigyan ng pansin sapagkat mananatiling yun ang kahulugan noon hanggang sa huli. Kalimitan, hindi naman lahat. Minsan nga ay medyo puzzle talaga ang Biblia. Pero yun ay para hindi tayo magmalaki at tayo ay patuloy na manangan sa Banal na Espiritu para sa pagkaalam sa lahat ng mga ito. Number five is the contextual principle. Medyo palagay ko ay narinig niyo yan. Yung dapat ay alam natin ang context. Halimbawa, yung Jeremiah 29:11 na yun ang kinukot at hindi kinukot yung verse 10 hanggang 14, iniiwasan yung mga yon. Ang kinukuha lang ay yung masarap, maganda, naangkinin yung Jeremiah 29:11. Wala sa context, out of context ang tawag doon. At yan ay marami sa Biblia. At yan ang maraming problema ng mga nag-i-interpret sa Biblia. Number six is the principle of parallelism. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, ang gagawin mo una sa lahat ay you must have to interpret the Bible through the scripture itself. Through the scriptures.
kailangan tignan mo muna ano ang pakahulugan ng Biblia sa mga salita. Ano ang ibig sabihin nito? Tignan mo muna sa Biblia. Kaya napakahalaga nung malawak ang iyong kaunawaan sa Biblia. Alam mo from the beginning, Genesis 1:1 hanggang Revelation 22, ay alam mo ang laman nito. Bagamat hindi mo lahat ay namememorya word by word, pero alam mo na merong paralel dyan. Paralel, katugma, siyang magpapaliwanag sa isang bagay na questionable sa iyo. O, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ano ang ibig sabihin ng babae sa Revelation chapter 12 at ano yung mga bituin at araw? Alam nyo, maraming interpretation doon. May apat na interpretation na ginagamit doon. Pero may paralel na pwede tayong gamitin at yun ay makikita sa panahon ni Joseph nung sambahin siya ng kanyang mga kapatid at mga magulang. Meron kang makukuha na interpretation doon na tutugma sa Revelation chapter 12. At maraming ganyan sa Revelation. You must have to resolve to interpret the Bible through parallelism. Kukuha ka ng katulad sa ibang lugar na magpapaliwanag doon sa iyong pinapaliwanag. Halimbawa, yung sinasabi ng Revelation na seven spirits of God, paano mo interpret yan? Eh, meron lang sinasabi ang Biblia sa aklat ng Ephesians chapter 4 na there's one spirit, one Lord, one faith, one baptism. Eh, bakit pagdating sa Revelation ay seven spirits of God? Ano ibig sabihin nun? Pumunta ka ngayon sa Isaiah chapter 11 at doon mo makikita kung ano yung seven spirits na yun. Pakicheck nyo po yan para mas sigurado tayo. I mean yung Isaiah chapter 11. Pagkatapos noon ay meron tayong the obvious interpretation principle. Yung obvious na sinasabi, huwag mo nang baguhin. Yun na yun eh. Nandyan na yan eh. Nandyan sa katabi niya. Ipinaliwanag na. Bibigyan mo pa ng interpretation. Ay delikado yon. Paninira na sa salita ng Diyos yon. Kaya tingnan natin yon. At kailangan ay gamay talaga natin ang Bible kung gusto niyong gawin ang mga ganito. Ang number 8 natin is the descriptive interpretation principle. The descriptive interpretation principle. Meron siyang dinidescribe at yung description na yon, yun talaga ang tamang interpretation nun. O magagamit naman natin ito sa aklat ng Daniel, dito pa rin sa aklat ng Pahayag, yung mga figurative na halimbawa yung like a leopard, like a lion, like a beast. Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Eh kailangan ay titingnan mo rin sa ibang lugar. Number 9 is to guide to interpreting parables. Guide to interpreting parables. Alam niyo mga kapatid, meron po akong ginawang module tungkol sa Kingdom of God. Because every time na sinasabi ng Panginoon, parable ay nangangahulugan na ito ang ibig sabihin nito sa kaharian ng Diyos. Connected yan sa paghahari ng Diyos. This is how the kingdom of God is like. This is how the kingdom of God is like. And then He will give a parable. So, magbibigay ako sa inyo ng mga guide na ganyan at kung gusto nyong matutunan, wala nga lang video dahil sa panahon na itinuro ko ito ay face-to-face pa at nakaligta ang video ang mga pagtuturong yon sa panahon na yan. And number 10, guide to analyzing and interpreting eschatological texts and terms. Ulitin ko, guide to analyzing, interpreting eschatological texts and terms. Ano naman ang magandang halimbawa rito? Ang magandang halimbawa dito ay tungkol sa end times, last days. Kung tanungin ko kayo, kailan ang last days? Ngayon ba? Ano ang sinasabi ng Biblia? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Hebrews 1:1. In the past, God spoke to our forefathers in various ways. But in these last days, He has spoken to us through His Son. Ano ang punto diyan? Ang punto diyan, ang last days ay nagpasimula sa panahon ng Panginoon. Eh ang last days natin ngayon na. Naku, marami kang maling interpretation kapag ka ang last days mo ay ngayon lang. Ako'y naniniwala ang panahon natin ay matatawag na
labor pains, yung panahon ng parang malapit ng manganak ang isang ina. Iluwal niya ang kanyang sanggol. Now, sabi pa ng Acts 2:17. In the last days, I will pour out my spirit on all people. E kailan bumaba ang banal na espiritu? Kailan maraming napuspos? Doon sa Acts chapter 2. So makita nyo na ang last days ay nung panahon ng Panginoon, marahil ay sa panahon na siya ay nagministeryo at yung panahon ng banal na espiritu. Di abot, konti lang ang pagitan ng mga yan. Pero makikita nyo na ang last days is not our times. Matagal na na nagpasimula ang last days. At yan yung makikita. Those are all eschatological texts and terms na mali-mali ang pag-iinterpret ng maraming nauna sa atin at ang ating tinatanggap ay yung gusto natin. Huwag ganon. Huwag ganon. Umayos tayo sapagkat tayong mga guro, sabi ng Santiago 3:1, mga nagtuturo ay malaki at mabigat ang pananagutan sa Diyos. Okay ba sa iyo? Kung hindi okay sa iyo, magpaalam ka na sa akin dahil ito talaga ay pag-aayos sa ating buhay una sa lahat. Bago tayo magturo, kailangan tayo muna. Alisin na natin yung mga pagkukunwari katulad ng mga pariseo na gusto nila mabago ang tao pero sila isip lang ang pagbabago, salita lang ang pagbabago pero sa tunay na buhay ay hindi nangyayari. May mga ilan pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga gagawin dito. Ang mga iba hindi ko pwedeng sabihin dito dahil ito ay magiging public. So ano ang mga bagay na kailangan natin pag-usapan dito? Una ay tungkol sa pagbabago sapagkat nakikita ko na kapag ka dun ko i-play sa virtual meeting natin, it will consume a lot of time. So gagayahin ko po yung ginagawa ko sa mga discipleship namin na panoorin nyo ahead of times ang mga video, mag-take note kayo, kailangan may notebook kayo sa mga bagay na natututunan nyo sapagkat yun ang sasabihin nyo sa ating virtual. So magsasalita po kayo sa ating virtual meeting ng 2 minutes to 2 and a half minutes. Kaya lang sa ngayon ay marami tayo, hindi ko alam kung mapagkakasya tayo doon sa time allotted na yon. Ngayon, kung doon pa natin panonoodin ang video, yung 20 to 25 minutes na allotted sa question and answers and discussions, ibig sabihin ay maiksing-maiksi. Kaya ipagpaumanhin nyo. Tayo ay manunood ng video during the week. Ipopost ito doon sa ating GC, panonoodin nyo, mag-take note kayo, at kayo ay magsasalita ng 2 to 2 and a half minutes sa inyong natutunan sa mga video. Natutunan muna. Bandang huli na yung question and answers natin o kung ano pa ang ibang pag-uusapan natin. Ganun po, ano mga kapatid. Isang bagay pa na mahalaga. Huwag po kayong magko-comment, magre-react ng malaking kamay doon sa GC natin. Kung mag-react kayo doon sa mga post doon, doon lang sa mismong post, naunawaan ba ninyo yan? Kung hindi nyo alam, magpaturo kayo sa mga apo nyo. Ibig ko sabihin, kalimitang gawa ng ganyan ay mga matatanda, hindi yata naunawaan. Ulitin ko ha, huwag kayong magko-comment doon, huwag kayong mag-message doon, hindi yan PM, DM. Doon sa concerned person kayo, mag-personal message. Ngayon, huwag kayong maghinanakit kapag kayan ay binura. Pabubura ko yan sa sugong tagabura. Meron pa akong sugong tagabura. Buburahin niya yung mga message nyo dyan kung yan ay hindi karapat dapat dyan. Yan ay para sa pangkalahatan ng grupo natin para tayo ay hindi malito. Now, ang gagamitin natin dito ay Zoom. Kaya ihanda ninyo ang inyong mga gadget. Zoom po. Hindi tayo gagamit ng Google Meet. Hindi. Zoom ang gagamitin natin. Kaya ihanda na ninyo ang inyong mga gadget. Pag kayo ay nasa meeting, please, hanggat maaari ay nakabukas ang inyong camera. Kasi may mga nakikita na ako na nakahiga habang nagkakaroon ng klase. Klase po ito.
Schooling po ito. Kung hindi kayo magdisiplina, mga kapatid, makakatikim kayo ng katulad ng ginawa ko sa mga ilang matitigas ang ulo. Pinagsasabihan ko sila sa public because I know what the Bible says. Rebuke them. And I know how to rebuke. Marami na akong ni-rebuke dahil ayaw nilang magayos. Because discipleship is a discipline. Alam natin yan. Mabait naman po ako. Kaya lang, huwag ka lang matigas ng ulo. Magpaalam ka lang sa akin. Walang problema sa akin. Kung ayaw mo, wala kang natututunan, magpaalam ka. Pero kung ikaw ay hindi marunong sumunod sa rules, makakarinig ka ng pampainit ng ulo. Lalo na kung walang ice cream. Salita. Kaya, ilista po ninyo yung ating mga gagawin. Sa inyong Bible reading, yan po ay i-check kung nasaan na kayo. So, madali kong makita yan kung nagpo-progress ang inyong Bible reading. Mga kapatid, hindi yan para sa akin, para sa inyo yan. Kaya lang, kung gusto mo rin lang matuto ng hermeneutics, how to interpret the Bible, at ang reading lang na basic ay hindi mo kayang gawin, huwag ka nang mag-aral ng hermeneutics. You will never come to understand the Bible. You are just spending your time sa bagay na hindi mo pakikinabangan. Tingnan niyo ang kaibahan nito sa mga nagtuturo ng hermeneutics. Istrikto ano po? Yan ang kailangan natin. Dahil kung tayo ay pababayaan, wala tayong direksyon. Maglilista din po kayo. Dahil ito ay hermeneutics, mag-isip kayo, maglista kayo ng mga parang magkakakontra sa Biblia. Yung mga magkakakontra. Halimbawa ay sabi ni Pablo, not by works so that no man can boast. Tapos sabi ni Santiago, can a man be saved by faith alone? Can a man be saved without works? O, paano natin i-reconcile yan? Yan ay trabaho natin sa hermeneutics. Yung mga seemingly contradicting text or statements sa Bible, yun ay isulat ninyo para meron tayong pag-usapan. O, ito pa pala, tungkol sa module, ipapadala ko sa inyo yung katulad ngayon ay meron akong ipapadala sa inyo na may blanco para habang kayo nanonood, fill upan nyo yun. So, ibig sabihin, kung wala kayong ibang gadget, bahala na kayong mag-isip dito dahil hindi rin ako ganun karunong sa mga gadget. Kung pwede lang sana, i-print nyo ito pagkatapos habang kayo nanonood, ay fini-fill upan nyo yung mga blanco ng handout na isi-send ko sa inyo para guide nyo sa ating pinag-uusapan. So ulitin ko, kayo na ang mag-print out niyan ng sa inyo dahil malayo, iba rito, nasa Cagayan, ang iba ay nasa Bicol. Di ko alam kung meron taga Mindanao, meron pang mga darating yata. Pero ito pa pala ang first time. Hindi ko dapat sinasabi yung mga yon sapagkat sa mga susunod ay pwede niyong gamitin ito. Now, pag kayo ay nakatapos na, tandaan niyo ito ha, pag kayo ay nakatapos na, bibigyan ko kayo ng buong soft copy nitong hermeneutics lesson para kayo naman ay makapagturo sa iba. So dalawa, meron kayong student copy at meron kayong teacher's copy para kayo naman ay makapagturo sa iba. Hindi ko ipinagdadamot ito, kaya lang ay huwag naman kayong hingi ng hingi na hindi man lang nyo napagdaanan. Kailangan ay napagdaanan ninyo. Isang bagay pa, during our virtual meetings, ayokong umabot tayo ng 9:05, 9:10, hanggang alas 9 lang tayo. Dahil marami akong senior citizen na alam kong kailangan nilang matulog ng tama sa kanilang oras. So hindi tayo lalagpas doon, pero bawal po ang late, bawal po ang late, at lalo tingit laging absent. Nawa po, kung kayo ay a-absent, huwag kayong basta-basta magpapaliban na hindi kayo nagpapaalam. Baka isang araw, burado na ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. I mean, dito sa listahan. Kaya kung kayo ay magpapaalam na hindi kayo makasama during the day, magpaalam lang kayo ng maayos, maunawaan ko kayo. Pero yung absent ka lang, mawawala ka. Isa pa mga kapatid, tandaan niyo ito. Siguro kung kayo pastor at gumawa kayo ng training, ang daming mag-uumpisa pagkatapos unti-unti malalagas
Alam niyo, pangdismaya yun eh. Kaya yung iba ay naapektuhan dahil doon sa mga unti-unti ay nawawala. Ang tawag ko doon ay mga kasangkapan ng Diablo, mga itinatanim ng Diablo na para i-discourage yung mga iba. Eh kung bakit naman kasi yun ang pamantayan ng iba, laging marami. Meron akong grupo, nag-umpisa na nagkaroon ng registration mahigit 50. Sa ngayon, minsan ay 8 na lang ang nag-a-attend. Pinagtsatsagaan ko yung 8 dahil sila yung masipag at lagi kong naririnig na sila'y na-encourage sa mga natututunan namin doon. Ano ang ibig sabihin diyan? Kung hindi ka makaka-encourage, so huwag kang mag-discourage dahil sasabihin ko sa iyo, kasangkapan ka ng Diablo. Kaya kung kayo hindi magpapatuloy, number one, wala kayong module, huwag kayo huhingi sa akin. Kung hindi kayo magpapatuloy, sabihan niyo ako at aalisin ko na kayo dito. Pero kung magpapatuloy kayo, pagtsasagaan ko kayo para matuto kayo sa mga bagay na maaari kong ibigay sa inyo. Lastly, mga kapatid, ay tungkol sa money matters. Ito, mga kapatid, sabihin ko sa inyo. Actually, matagal, wala akong sinisingil sa ibang grupo. Hindi ako naniningil ng fee. Kaya lang nakikita ko, yun nga ang ginagawa nila. Dahil walang bayad, pwede silang umaten kung gusto nila. Wala namang nababawas sa kanya. Kaya ngayon, magre-require ako ng fee. Pero ito ay napaka-minimal. Hindi ko pwedeng sabihin dito dahil ito ay public. Bukod doon ay maaaring magbago sa mga susunod. Kaya doon sa virtual ko ito sasabihin. Doon sa ating orientation. Kung magkano ang inyong babayaran, pwedeng weekly, pwedeng monthly, pwedeng ikas na lahat. Ganyan ang tungkol sa ating monetary. Nawa po ay magpatuloy tayo. Gusto nating matuto lahat. At alam ba ninyo na isa sa mga grace ng Panginoon ay bibigyan tayo ng kauhawan na matuto sa salita ng Diyos. If you don't have the grace of God, nakakabagot sa iyo ang mag-aral ng salita ng Diyos. Ito ang ating pangalawang video. Sumagana sa atin ang biyay ng ating dakilang Ama hanggang sa matapos naman natin ang topic na ito na hermeneutics. Magandang araw po. Pagpalain kayo ng ating dakilang Ama. God bless.